Magandang araw sa inyo. Ito na nga, pag-usapan lang natin ng konti yung ating nakita dito na dilawan na daw ba si Marcoleta. Siyempre, yan ang sasabihin ngayon ng mga tanso, yung mga bulag, yung mga panatiko. Bakit? Eh kasi nga, ito si Marcoleta, meron nung siyang sinabi dito na ang sabi niya, halos kalahati, mahirap na nga ang kanilang touring sa sariling dahil nga sa bagsak ang kanilang balikat sa pagbabayad ng kuryente. Pagkatapos, papagawa ka pa ng pang-akit sa turista, gagamit ka pa ng laksang kuryente. Ito ang komento ni Marcoleta tungkol dun sa San Juanico Bridge na pinailawan ni Marcos. Eh, hindi siguro na-inform si Marcoleta na kaya yan na malapit sa puso ni ating Pangulong Marcos. Eh dahil ang alam ko may kinaugnayan ho yan sa pamilya nila, yung San Juanico Bridge na yan. Okay? So, kaya nga ho pinaganda yan para maging isang landmark ni Marcos, di ba? Ni Ferdinand Marcos Jr. Eh, parang hindi ho ata alam ni Marcoleta yon. Eh, ang comment ni Marcoleta, sinabi niya na parang hindi naman ata tama yung proyekto na yan. Parang masyado namang magarbo. Ang mahal-mahal na nga ng kuryente sa probinsya. Tapos ganyan pa, di ba? Mag-aaksaya pa ang gobyerno ng kuryente. Pagbabayaran pa. Parang ang sabi niya dito, ang dating nitong San Juanico Bridge sa may Samar, sa may Leyte, parang ano lang, aesthetics lang. Parang, ito nga sabi sa article, sabi niya. Ito sabi ni party list Rodante Marcoleta, representative, questioning the timing wisdom of the so-called aesthetic lighting of San Juanico Bridge. That connects Samar and Island. Sabi niya dito, ang akin lang naman, medyo concerned yan ay gagamit ng enerhiya sa panahon na kailangan talaga natin na magtipid ng kuryente. Sapagkat mabigat na nga ang pasanin natin sa energy. So, sa madaling salita, hindi ho pabor sa proyekto ni Bongbong Marcos, si President Bongbong Marcos, etong si Marcoleta. So, paano yan mga tanso? Dilawan na rin si Marcoleta dahil sa ganitong komento niya. Paano yan? Pinagtanggol yung dati sa ABS-CBN, di ba? Don't tell me, dilawan na rin yan kasi kumontra. Yan ang mahirap kasi sa inyong mga tanso eh. Yan ang mga mahirap sa mga panatiko ni Marcos. Porket hindi ka na nagsang-ayon sa isang bagay na pinapatupad ni Marcos, ikaw ay tatawagin na nilang dilawan. Pag may kritisismo ka, ang sasabihin nila sa'yo, di ikaw na lang ang maging presidente. Di ba, pang tanga lang? Ganyan kasi mga mabababaw na pag-iisip eh. O ikaw na magaling. Di ba? O ikaw na. O ikaw, tumakbo ka na lang presidente sa susunod na eleksyon. Huwag ganun. Pang tanga lang yan eh. Sana naman, kung meron kayong gustong i-argue nyo yung issue. Anong issue dito na pasinungalingan nyo, sinasabi ni Marcoleta na gastos lang yan dahil nga sa kuryente, di ba? Yung ganun ba? Issue-based ba? Hindi yung personality-based na tatawagin nyo na kagad dilawan. Oh, sabi pa nga niya dito eh, halos kalahati, mahirap na nga ang kanilang touring sa sarili, di ba? Dahil sa bagsak na kanilang balikat ng pagbabayad ng kuryente, tapos may ganito pa. Dagdag niya pa, kailangan pag-isipan ng mabuti kung tama ang direksyon natin. Naku po, sabihin, mali daw ata ang direksyon ni Bongbong Marcos. Sabi nga dito, no less than Ferdinand Bongbong Marcos Jr. led the light up ceremony, di ba? Naku po, patay tayo dyan. The new attraction of the bridge, which include the aesthetic lighting. Naku, ang hirap niyan. Anyway, sa akin lang, parang sana medyo magising-gising na tayo, no? Na hindi porket kumontra sa gobyerno natin, ibig sabihin dilawan na. Diba? I mean,
hindi naman talaga perfecto. Anong gagawin natin? Nagkataon lang kasi ngayon, maraming sablay, di ba? Nagkataon lang ho ngayon, talagang sunod-sunod din sablay na desisyon ng ating pamahalaan. Pero may maganda naman Halimbawa, meron ako nabasa, tinanggal na yung pag-fill up ng yung pagpasok mo dito, yung e-something ba yun? O tinanggal na yun, yung di nakakatuwa, di ba? Ito, wait lang, basahin ko. Kasi may nakita ako kanina na tinanggal na daw yung pag-fill up ng e-card pag umuwi ka dito sa pag pumasok ka ng Pilipinas. Oh, maganda 'yun, 'di ba? Oh, pinapasalamatan natin kung sino man ang nakapag-isip noon sa gobyerno. Salamat, Mr. President, dahil mapapadali na ang mga turistang makapasok sa Pilipinas dahil diyan sa hindi na requirement ang e-card. Oh, 'di ba? Pag may mga ganyan naman, pinapasalamatan natin. Hindi tayo bulag. Hindi tayo bulag. Na pag may maganda ay dapat nating palakpakan. Pero pag may sabit naman po, abang nak ng wedding naman, huwag naman nun natin magbulag-bulagan. Tulad na lang nito. Totoo nga naman tama naman yung sinasabi ni Marcoleta. Sablay nga naman, kesa na magtipid. Kasi okay naman okay yung ganyang ilaw. Kunwari kasing yaman mo, Japan, parang katulad nito, di ba? Di ba yung Japan, yung Tokyo Bridge, nakailaw yun. Kasi naman, mayaman naman talaga sila. Okay? Pero yung siguro sa Metro Manila, pwede yan, di ba? Kunwari, kasi kaya ng LGU, ng local government ng Maynila, kasi mataas ang negosyo. Pero kung ang isang probinsya, sabi nga ni Marcoleta, naghihirap na pagbayad ng kuryente yung local government. Tapos gaganyanin mo pa. Di ba parang hindi wala naman sa hulog. Sana lang, kayong mga tansu dyan, magbago na kayo. Hindi porket may sinabing hindi maganda sa gobyerno, hindi porket kinriticize ang presidente, ang sasagot nyo, ikaw na lang yung maging presidente. So, ibig bang sabihin, nung kinikriticize nyo dati si Pinoy, dapat ganun din ang sagot sa inyo ng mga dilawan nun? O ng mga pinklawan? O, hindi kayo na lang maging presidente? Di ba hindi? Mali yun. Kung mali yun noon, mali rin yun ngayon. Di ba? Wag ko tayo maging double standard. Mag-criticize tayo kung may mali ang gobyerno. Pag may tama, palakpakan natin. Ganun lang kasimple. Wag ko tayong bulag-bulagan. Kaya kayo natatawag na tanso dahil bulag-bulagan kayo sa katotohanan. Ha? Ulitin ko, hindi ho lahat ng loyalista ay tanso. Kayo lang mga panatikong nagbubulag-bulagan. Again, may maganda at may pangit na ginagawa ang gobyerno. Pag may magandang ginawa si Bongbong Marcos sa ating Pangulo, palakpakan natin. Pero pag pangit, manata natin. Huwag tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong gagaya sa mga tansong bulag. Okay? Maraming salamat po. Unless, bayaran kayo. Kasi pag bayaran ka nga namang vlogger, di ba, yung mga bayaran ng vlogger na Marcos Loyalist, naturalmente, hindi ka pwede mag-criticize. Kasi bayad ka para purihin ang purihin kahit mali ang diskarte. Tama ba? Di ba? Tansong pulburon.